Sabi nila, maganda daw ang mangyayari sa taong 2020. Pero nung magsimula pa lang yung January, may mga sinyalis na yun na hindi maganda. Hanggang dumating ang February at naging March at ngayon ay April. Ngayon sa April, andito si COVID virus. At dahil sa COVID virus, marami ang nangyari sa iba't ibang bansa. So nagkaroon ng quarantine, nagkaroon ng lockdown, social distancing, at hoy, asa na ang social distancing niyang? Prut! Paano nga ba masosolve ang problemang ito? Talaga namang kailangan ng mga taong bumili ng pagkain. How about kung ang palengke ang pupunta sa mga lugar nila? Tulad nito. Ganito po ang buhay namin dito sa Thailand. Ito ang kanilang mobile market. So si Manang ay nagbibilang na kung magkano lahat. So kung makikita nyo dito, merong mga seafood. Yeah. Ano tao lekap? Kilo tao lai? Kilo ra, ano 100, ano 300? 300. Ano tao lek? 300. Salmon, big. Salmon, big. Fish. Ano yung tao lai? Kilo? Ano kilo? 120. Ano yung kilo? Chang, ay nang doon ka na, kaya kiri bo. 120. 70 ba? Ano 70 ba? Okay, ไม่เป็น ไร อยากจะรู้ใช่ ไม่ รู้ อ๋อ ไม่เป็น ไร อันนี้มันไม่ like that นี่ ปลา ทะเล ทะเล เขา เรียกอะไร ไม่รู้ Mobile, this is the mobile market crab and have crab 100 baht 100 right 100 baht 300 because it's bigger. Fish, they have fish and vegetables. Okay, ito naman ang week 2. Meron na naman ngayon, so pili tayo. Hindi na kailangan pumunta sa palengke. Ito. Yan, makikita niyo niya ang gara, no? Hilux yung gamit nila. Dito, sa Thailand, ginawa lang palengke, tindahan. Iba't ibang vegetables. Tomatis. Ubus na yung... Ubus na yung... vegetables. So makikita niyo sa gilid ng mobile market nila. Nakailagay sa itaas mga kamatis, mga vegetables diyan. Iba-iba okra. So kadalasan sa itaas diyan ay 10 baht lang. Ano tawag like up? 10 baht. 10 baht, yun nga. Kamatis. So nagpipili na ako para sa ulam namin. So kanina, week 1 yun, hindi pa masyadong stricto kaya hindi kami nagmamask. Ngayon, dapat safe na. So nakamask na kami na habang bumibili ng pagkain or gulay sa mobile market dito sa Thailand. 10 baht, 10 baht. 10 baht means estimated sa peso is 16 pesos. So bawang, ano pa, onions. Ito naman sa baba. Ayan. Ito pa, cucumber. So yan, makikita nyo yun sa taas.
kadalasan 10 baht yan except dito sa okra. Ano? Bibili tayo. 10 baht. Fresh. 10 baht pa rin. Fresh pa yung okra. So yung cabbage at Chinese depende sa size. So from 10 baht to 15 and then meron ding 20 minsan. Yan, bigay na kay Manang para mabilang niya o mabilang. Okay. Alright, good. So, yun nga, may mga gulay sa tabi. Dito naman may sa likod ay may mga, yan, may mga palaka pa nga. Kumakain sila ng palaka dito. So, may mga fish, seafood, carne, baboy, manok, isda. And by the way, of course, yung presyo nila dito, medyo mas mahal kesa palengke. Pero iisipin mo naman na sila na ang lumalapit sa mga tao. Okay, dito naman sa side nito ay mga prutas at mga pagkain nila dito, mga snacks, mga noodles. Yun. Ano ito, Lekap? Taulay cup means magkano po ito? So kailangan po ng ano? Kailangan po mo maggamit ng cup. Umay. So magtanong ka or magsalita ka, parang katulad ng mga Tagalog, no? Na para maging courteous. So sa Tagalog, magkano po? So dito, taulay cup. Kailang magkaiba ang lalaki at babae. Ano taulay cup? 30 baht. Yan, paboritong pusit. So less than ano, mga 1/4 kilo yata yun. Mas medyo nga mahal dito ang presyo, pero hindi naman ano, parang 1/4 ang kaibahan. So yung mga 10 baht yan na pack. So instead na 5 pieces, like yung kamatis sa market mga 5 to 6 pieces, dito 3 pieces lang ng kamatis is 10 baht na. So mura sa palengke. Na broccoli sa Pinas is parang gulay ng mga mayayaman kasi ang mahal ng broccoli sa atin, di ba? At hindi yan mabibili natin kahit ano, kung saan-saan lang sa Pinas, no? So sa wet market, parang hindi ko napansin yan. Pero dito sa Thailand, ang dami ng mga broccoli sa ano, sa wet market at 10 pesos na. Okay, mas malaki pa noon. So yung ano, nung bago pa kami dito, nagulat kami. Uy. Ha? Mura ang gulay ng mga mayayaman kasi nga mahal sa Pinas. Yan. Okay. Meron naman silang bagoong at tuyo dito, di ba? Tuyo yung dried fish. Kaya lang iba yung timpla nila dito kaysa Pinas. Ang tuyo sa atin ay maalat talaga. Paborito natin yung maalat. Pero dito, may tuyo silang hindi maalat. At minsan nga yung iba matamis-tamis. Kaya hindi masyadong appreciate ng mga Pinoy ang flavor ng tuyo nila dito. Bagoong, parang may nakita kong ibang klase din na bagoong. At hindi din namin. Mas sinahanap pa rin natin yung bagoong natin sa Pilipinas. Bayabas, malalaking bayabas. Pero ang tamis ng biyabas na dito. Wow ba? Okay, dahil pang paano, pang boost ng immune system natin. Dahil sabi nila, mataas daw sa vitamin C ang biyabas. Kaya palagi kaming bumibili dito. So sa palengke, mura. Lalo na pagpupunta ka sa Makro, mas mura. Yung manok dito, kilo is... ano yun? 48 baht per kilo. At for your information lang, yung mobile market nila dito ay hindi ito simula dahil sa pandemic nito. Talagang dati pa ay meron na talaga silang ganito. So yung mga mobile market, yung pumapasok sa mga subdivision, kaya yung ibang tao hindi na kailangan pumunta ng market. O kaya sa panahong ito ng pandemic, gamit talaga ang mobile market nila dito. At saka, na-observe namin na nang magkaroon ng pandemic ay lalong dumadami. No? Lalong dumadami ang pumapasok sa
dumadaan papasok sa subdivision namin. Yung iba pa nga ay nagulat kami kasi yun ay wow, Hilux. Kung sa Pinas, wow, Hilux. Pero dito, ginawa lang nilang ano, mobile market, pindahan. And na-observe namin sa iba na bago pa yung mga units. Kasi siguro dahil sa pandemic. So instead of, kasi meron pa rin nagtitinda sa ano dito, sa palengke. Sana mayroon tayong ganito sa Pinas, ano? Sana mayroon tayong mobile market sa Pinas. Kasi ito yung makakatulong sa social distancing natin. Kasi pag, yun nga, nakikita natin sa mga pictures, no? Na talagang magkalapit ang mga tao. So pag may mobile market, eh, maghihintay lang ang tao na ano doon. Pag maraming taong nakapalibot sa mobile market, di antayin muna na aalis yung ibang tao at yan. Panahon mo naman na lalapit at bibili. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano sa tingin niyo sa presyo dito? Mahal o mura? At ito ang pinaka-importanteng tanong. Gusto niyo bang magkaroon ng ganito sa ating bansang Pilipinas? Lalo sa panahong ito. Di ba? Okay ka? Sa mobile na market na ganito? O hindi? Post your comment below. Okay, thank you po. Salamat.